Nakakuha po ang GMA News ng kopya ng Dimanoy release order ni dating Calauan Laguna Mayor Antonio Sanchez. Lumalabas na pirmado ni Bureau of Corrections Chief Nicanor Faeldon ang dokumento. Pero dati nang itinanggi ni Faeldon na may release order si Sanchez. May report si Jun Veneracion. Sa gitna ng pagtanggi ng Bureau of Corrections na nakatakda ng lumaya noon si dating Calauan Laguna Mayor Antonio Sanchez, ibinigay ng isang source ng GMA News ang dokumentong ito. Ang nakalagay, release order para sa isang Antonio Sanchez Ileiza. Matapos daw ang 4 taon sa kulungan, dapat na daw palayain dahil sa retroactive application ng Republic Act No. 10592. Ito ang batas na nagbibigay ng good conduct time allowance para sa mga preso. Ang petsa ng dokumento, August 20, 2019. Sinertipikahan din na wala na umanong ibang legal na basihan para patuloy na ikulong si Sanchez, kaya dapat na raw itong palayain. Sa ibaba, nakalagay ang pangalan ni Bureau of Corrections Director General Nicanor Faeldon at meron itong pirma. Sa lumang dokumento na nilagdaan ni Faeldon, ganito ang pirmang makikita. Hininga namin ang reaksyon si Faeldon tungkol dito, pero wala siyang ibinigay na pahayag. Matatandaang na-convict si Sanchez sa karumal-dumal na kasong rape with homicide para sa panggagahasa at pagpatay sa UP student na si Eileen Sarmenta at pagpatay sa kaibigan nitong si Alan Gomez noong 1993. Sa ilalim ng RA 10592, hindi kasama sa makikinabang sa good conduct time allowance ang mga na-convict ng heinous crime. Sinabi ni Mrs. Sanchez sa GMA News na inabisuhan na raw sila ng Bucor sa takdang paglaya ng kanilang padre di pamilya at susunduin ng araw nila ito, pero binawi daw ito. Nauna nang itinanggi ni Faeldon na meron ng release order si Sanchez. Kung may release order siya, di nasa labas na. And then baka maibigay na niya sa atin yung napermahan. Jun Veneracion, GMA News.